Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, September 27, 2022. Si Typhoon Karding nga po, no? Si formerly Typhoon Karding, na ngayon nga po ay posible na magkaroon ng landfall scenario sa parte ng Vietnam. Ito nga po ay nag-intensify pa into super typhoon category. Ayon po yan sa ating Joint Typhoon Warning Center at National Oceanic. At yung Southwest Monsoon naman, no, mapapansin natin yan, ay posible nga pong magpapaulan yan sa may parte ng Palawan at sa western section ng ating bansa, maging dito nga po sa may Mindoro Province, western section ng Visayas, asahan din po natin na makakaranas tayo ng pag-ulan. At asahan naman natin yung localized thunderstorm, posible pong makaranas ang Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. At habang yung minomonitor nga po nating low pressure area, no, na andito na nga po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ayon po sa ating advanced weather forecast, ito po ay mababa na ang tsansa na maging isang ganap na bagyo dahil posible nga pong malusaw ito habang umaangat patungo po dito sa may eastern section ng Taiwan. Dumako po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast, by tomorrow, September 28, ito nga pong low pressure area sa labas ng ating bansa, ay sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ito nga po ay posibleng malusaw na rin. At makakaranas pa rin po tayo ng pag-ulan, ano? Bunsod pa rin po yan ng southwest monsoon at nung inihila pa rin po yan nitong super typhoon na formerly Karding dito nga po sa may parte ng Vietnam. By September 29, asahan pa rin po natin yung tuloy-tuloy na pag-ulan at yung low pressure area nga po ay nalusaw na. Malaking bahagi po ng bansa natin ay makakaranas ng mga pag-ulan sa susunod na September 29. By September 30, asahan pa rin po natin na makakaranas tayo ng mga pag-ulan at may posibleng low pressure area dun nga po sa may parte ng Vietnam at makakaranas pa rin po tayo ng mga pulupulong pag-ulan. Meron naman po tayong umiiral na high pressure areas dito sa may Philippine Sea. At pagdating naman ng October 1, ito naman po yung ating next possible scenario. Asahan pa rin natin na magiging maganda ang lagay ng panahon, mga pulupulong pag-ulan, posibleng maranasan po yan dito sa eastern section ng Luzon. At habang meron tayong low pressure area, no, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, dito naman po yan sa karagatan na ng Vietnam. By October 2, asahan pa rin po natin na yung mga pag-ulan, lalo po dito sa may eastern section ng Bicol Region, dito po sa may parte ng Quezon, Polillo Island, asahan po natin yung mga pag-ulan, maging dito nga po sa may parte ng northern section ng Palawan. By October 3, asahan pa rin po natin yung tuloy-tuloy na mahina at katamtama na pag-ulan. By October 4, ganun pa rin po, makakaranas pa rin po tayo ng maninipis na kaulapan, ito nga po ay posibleng magdala ng mahina at katamtamang pag-ulan. By October 5, ganun pa rin po, no, asahan pa rin po natin na tuloy-tuloy makakaranas tayo ng mga pabugso-bugso na mahina at katamtamang pag-ulan. Ito po ay magandang balita dahil wala po tayong nakikita, no, na anumang sama ng panahon na posibleng makapekto sa ating bansa. Again, manatili tayo ng katutok sa ating advanced weather forecast para sa mga posibilidad na sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Kaya mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.